Magandang araw po sa inyo lahat. Ano, sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo, no, sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin itong aking vlog, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging nire-request ni Sir Bong, ano, sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan, sa inyong pamilya, at importante sa inyong mga cottagers. At yung isa pang request palagi ni Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko, ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag niyo siyang i-skip. Papanuuri niyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung ating topic, magkwentuhan muna tayo tungkol sa darating na holiday. Kasi sa November 1 ay holiday. At may directive na ang Malacanang na sa October 31, half day ang mga opisina ng gobyerno at kasama ang mga paaralan. So sa October 31, this is Thursday, half day lang tayo. Ano? Again, it's a long vacation. So, saan ba pupunta yung ating mga guro? Baka yung iba, umuwi sila ng kanilang mga probinsya to visit their loved ones. Tama ba si Sir Bong? Pero ako, dito lang ako sa bahay. At probably sa November 2, alam nyo, pupunta kami dyan sa Holy Cross kasi dyan kasi nakaliving yung father ko, no? Alam nyo, no? Isa kami sa umiiwas sa dagsa ng tao kapag November 1 sa mga Memorial Park. Puntahan na natin yung topic natin. Ano? Pipilitin pa rin sagutin ni Sir Bong yung mga tanong ng ating mga subscriber. Ang tanong niya, pwede raw ba talaga ma-promote from teacher 3 to head teacher 3? Alam nyo, no, kung natural vacancy at ang item nyo lang sa school ay head teacher 3 at walang head teacher 1 or wala ding head teacher 2 dyan sa school nyo, sa pagkakaunawa ni Sir Bong, binibigay na yung head teacher item position sa teacher 3 na applicant. Pero kung may applicant na head teacher 1 or head teacher 2, sila yung mas qualified sa head teacher 3 position. Alam nyo, sa ibang mga division, like dito sa Caloocan, bihira na kasi yung mga position na head teacher 1 at head teacher 2. Gaya ng sinasabi ko, ang karaniwan na head teacher position na available ay head teacher 3 lamang. Kaya minsan, yung mga applicant ng teacher 3 for the position ng head teacher, ang nakukuhang item ay head teacher 3. Pero again, ano, kung may mga head teacher 1 or head teacher 2 na applicant, sila ang mas priority or sila ang mas uunahin. Ang pinag-uusapan natin ay kung may vacant item na head teacher 3 position. Pero kung reclassification from teacher 3 to head teacher 3, ask nyo muna yung division office nyo kung papayagan kayo mag-apply na reclassification from teacher 3 to head teacher 3. Kasi baka payagan lang muna kayo sa head teacher 1 or head teacher 2 kung ang application mo ay through reclassification. Kasi ano, iba ang reclassification sa natural vacancy. Mas mabusisi yung reclassification. Kasi kung magre-reclass ka to head teacher 3 from teacher 3, baka lang hindi ka payagan ng inyong division office. Kasi may experience qualification ang head teacher 3. Ano, dapat ikaw ay naging head teacher 1 for 2 years or head teacher 2 for at least 1 year. Or ikaw ay naging teacher na for 5 years. Ano? Pwedeng teacher 1, teacher 2, or teacher 3. Yung teacher 1, baka hindi payagan to apply for head teacher 3 because of quantum leap
ruling. Ang teacher 3, pwede siya payagan to apply for head teacher 3 position basta siya ay qualified. Itong pinag-uusapan natin na promotion for head teacher position, alam nyo by now ay pwede pa ito. Ina-apply pa rin natin to this time yung mga existing policy ng promotion or declassification. Kasi yung iba, ang akala nila wala nang head teacher position. Alam nyo, to this time ay meron pa rin mga head teacher position kasi hindi pa implemented ang the expanded career progression. Kaya yung mga gusto na magpa-promote to head teacher position, ito ay pwede pa. Now, kung tatanungin kung ilang teachers sa department para magkaroon ng head teacher 1, head teacher 2, or head teacher 3 position, to my understanding, 6 or 7 guro ay pwede na. So, meron ba kayong natutunan sa vlog natin sa araw na ito? Maraming salamat sa inyong lahat.